Emilio De La Cruz, hi Sir Vince. I am applying for EB3. Qualified ang family na dalhin pag alis ko. Bala ko na sanang i-apply sila as my dependent. Pwede po bang iwan ko muna family ko and then susunod na lang sila if pwede na. Ayaw kasi ng asawa ko sumama at di ko siya mapilit. Pinapaiwan mga kids. Gusto niya baka bakasyon lang if ever. Madami kasing nagti-TNT sa mga Pilipino guys. Grabe diba? So... Hello guys! Nandito kami today sa Adler Planetarium. Uy! Dulas! Second time ko nang makakapunta dito. Hey guys! Today, andito tayo sa Shed Aquarium! Let's go. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa. No, not yet. Whoa. No, no, not yet. Whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake. No, no, not yet. Whoa. No, not yet. Whoa. No, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake. No, no, not yet. Whoa. No, not yet. Whoa. No, no, not yet.
Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. What's up guys? Welcome back to my channel. So kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about buhay Amerika at mga Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo or kahit hindi, sana masuportahan mo by clicking the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time yung upload natin. So sumasagot tayo ng mga comments doon sa latest video, kaya wag na natin patagalin, simulan natin guys. Baka umabot na naman ng isang oras to. Kim Crisostomo, pa-shoutout idol, haha. Shoutout to Kim Crisostomo, ano ba? Hindi ko pwedeng magsalita ng malakas guys kasi mabubulabog yung mga pwedeng mabulabog. John Del De Mayuga, isa na ako doon, hey, ano yun? Pa-shoutout Kuya Vince, miss ko na shoutout mo, hehe, talaga, buah. John Del De Mayuga, shoutout bro. Dominada Sestorador, ask ko lang po bakit ang hirap makapunta sa Amerika mga Pilipino dyan, pero ang dami pa rin nangangarap makapunta sa Amerika, pero ba't sila yung mga kano kung pupunta sa Pilipinas ang dali lang sa kanila, tapos tayo mga Pilipino ang hirap makapunta sa US, dami pa documents na hinihingi at taon pa bago matanggap ang approval ng visa bago makapunta sa Amerika. Actually may point si Dominada Sestorador, no? Dati tanong ko din yan. Sabi ko, bakit ganun? Kasi naranasan ko naman deny nung visa before, yung tourist visa. First time kong mag-apply na deny ako nun. Tapos yung second time ko, na-approve na. Anyway, sinare ko lang. Tanong ko rin yan. Sabi ko, bakit sila? Ang dali-dali nila makapunta dito sa atin. Wala pa nga yatang visa. I mean, may visa. Tatak lang pagkarating na. Tayo, kailangan muna natin mag-apply ahead of time. Years pa nga. Iba, minsan months before, diba? Or years. Mag-apply ka ng visa ahead of time, tapos may bayad, ganyan. Malaki pa yung chance ma-deny. I get you, bro. I've been there. So, alam, tanong ko rin yan. Actually, hindi. Bakit nga ba? Meron pa nakakaalam mo, guys. Comment down below. Pero feeling ko kaya may ganun kasi nililimitahan nga nila yung pagpunta ng mga tao dito. Kasi syempre, Amerika guys, it's land of the opportunity. Madami kasing nagti-TNT sa mga Pilipino guys. Grabe, diba? So, kaya iniiwasan nila yung ganun kasi nga, ang dami nagti-TNT, ang dami nag-aabuso. So, yun, kaya feeling ko kinokontrol lang nila kasi ang daming umaabuso sa ano. May mga nagti-TNT, ganyan, na hindi naman dapat, diba? Emil Santa Ana, Sir Vince present. Yes, sir. Hello. Shout out to you, Emil. Emilio De La Cruz. Hi, Sir Vince. I am applying for EB3. Qualified ang family na dalhin pag alis ko. Bala ko na sanang i-apply sila as my dependent. Pwede po bang iwan ko muna family ko? And then susunod na lang sila if pwede na. Ayaw kasi ng asawa ko sumama at di ko siya mapilit. Pinapaiwan mga kids. Gusto niya baka bakasyon lang if ever. Pwede po ba yun? Until such time na gustuhin nila. Sana po masagot ang tanong ko. Isa po yan sa pinaproblema ko if ever na matuloy ako. Thank you and God bless. Lagi ko pong pinapanood vids mo. Very informative. So Emilio, tama naman. Pwede naman silang sumunod. Meron tinatawag na follow to join. Pero kapag ganun yung ginawa mo, yun yung hindi ko masyado kabisado, ha? Guys, kung meron nakakaalam, comment down below. Pwede yun, yun ngayon, follow to join. Pero meron yatang expiration yun eh. Or kung hindi mo sila dadaling ngayon, kasi wait lang, ganito, tama ka eh. Tama yung iniisip mo na kapag dinala mo na sila ngayon, wala nang problema kasi wala nang aantayin. Siyempre kasi sabay-sabay kayo. Kapag hindi sila sumama ngayon, hindi kaya kailangan mo silang ipetition ulit. I mean, ikaw na magpipetition sa kanila. Tapos yun yung medyo matagal na antayin. Hindi naman sobrang tagal talaga like dati. Mga 5 years, 10 years, ganyan. Hindi naman ganun. Mag-fall under yata sila ng F2A visa. Yun yung pang spouse at children.
Ngayon, chinek ko yung visa bulletin. Current yung ano, current yung priority date. So, kaya medyo mabilis. Pero nga, since follow to join sila, may iwan sila sa Pilipinas, mauna ka, may chance na yung visa bulletin mag-retrogress or yun nga, bumalik yung dates, priority dates. Doon tumatagal. Isipin mo na lang, di ba? Sobrang dami yung nag-a-apply ng, yun nga, gusto ng immigrant visa. Kayo, nandyan na, pwede na. Siguro i-convince mo na lang yung, I mean, ayokong manghimasok siyempre. I don't wanna meddle in your situation, pero binibigyan ko lang din kayo ng idea or pwedeng mangyari kapag hindi sila sumunod or hindi sila sumabay sa'yo, may chance na hindi na sila makasunod ng agad-agad. Mas malaki yung chance na matagal yung aantayin. So, yun. Kasi hindi nyo naman tinuloy, hindi naman kaya kabuli ng immigration or ng USCIS or ng immigration eh. Kasi ang dami-daming ibang nag-apply. So, ibibigay nila yung slot nyo. Kasi diba yung visa, merong limit lang yan sa isang taon binibigay nila. Kaya nga merong visa bulletin. Nasa sa inyo yun, pag-usapan yung mag-asawa kasi talagang life-changing ano to, decision yan eh, diba? So, good luck. Bernabe Escudero Jr. Sir Vince, kung working visa po, ano po ang paraan kapag nasa Chicago na ako para maging citizen dyan? Thank you sa pagsugot sa question ko last time, ang laking tulong. Uy, talaga, thank you. At least, di ba, nakatulong tayo kahit papano sa pagdadako lang dito. So, Bernabe Escudero Jr. So, ito, real talk, dalawa lang yung naiisip ko talaga. It's either makahanap ka ng employer na mag-sponsor ng US visa mo, ingat, para maging permanent resident ka, or kung single ka naman at merong may in love sa'yo na US citizen, eh, di ako sa mabilis. Magkakaroon ka agad ng green card. I mean, hindi ko naman pinopromote yung ganun na ano, di ba? Pero ang sinasabi ko, if talagang makahanap ka ng true love mo dito, di ba? Na US citizen, edi, tapos ang problema. Ken Gaxkin, Sir Vince, kailan po magtatanggap ng interview ang US Embassy dito sa Pinas? For schedule na lang po kasi si Mama, pinetisyon na siya ni Kuya. 3 years ago, hanggang ngayon, wala pa siyang appointment na natatanggap sa email ng NVC or National Visa Center. For scheduling na lang siya, approve na case niya. Napatagal yata dahil sa COVID-19. Dapat 6 to 8 months lang makakaalis na pag pinetisyon. Kaso nga dahil sa COVID-19, tama ka bro, dahil ang dami nilang backlogs. Ngayon, chine ko tong website nila, yung embassy sa Pilipinas. Ito, visa update, cancellation of B1, B2, business. Ay, kaso, ano pala kayo, no? Petition. Hindi pala B1, B2. Ang kinansel pa na ng embassy is yung visa appointments ng mga tourist visa hanggang January 31. So, punta lang kayo doon sa website ng ph.usembassy.gov. Meron doon alerts and messages. Kasi hindi ako masyado updated about sa scheduling. Pero I think dahil nga sa COVID, kaya napupos lahat ng scheduling. Ito mga ito. Hanggang January 31, kinansel na nila yung B1, B2. Wala akong nakikitang kinansel nila. So, I think antay-antay lang kayo. Kasi diba case-to-case basis naman yun. Meron talaga ibang tagal yung inantay. Hindi ko kasi makita dito sa website nila kung kinansel din man nila yung sa mga immigrant visa. I'm not sure kung pwedeng tawagan yung NVC or email. So, baka meron silang sagot na maibigay. Diba? Sorry, hindi ako masyado nakatulong. Rapo Mouse, Kuya Vince, ako to ulit. Napapaisip ako kung dahil masipag lang talaga ang mga Pinoy sa ibang bansa, particularly sa US, or dahil mas madali lang talaga sa ibang bansa ang pamumuhay sa kabuuan. May times na nakikita ko sa mga vlogs or something yung mga homeless na US citizen na pure American. Basta native sila doon, like doon sa Ohio. Tapos parang palipat-lipat sila ng house. Minsan sa shelter, minsan sa parang minibus, ganun. RV, yun ba yun? Tapos parang karamihan sa kanila ay parang insufficient yung kinikita. So matipid lang mga Pinoy kaya napagkakasya. Or sufficient naman talaga, may katamaran lang talaga sila tapos magastos yung style ng pamumuhay nila. Kasi parang lahat ng nakikita kong vlogger na Pinoy sa US, nakakakuha sila ng bahay na medyo malaki. Basta maayos naman. Tapos ayun, decent talaga. With backyard, car na din eventually, tapos madaming pagkain yung ref. Basta gets mo na ako, alam mo na yun, na-gets ko. Na, medyo napag-uusapan na rin namin dati yan, sabi namin, bakit pag mga Pilipino dito, parang ang yaman eh, no? Hindi naman mayaman, pero parang makikita mo yung buhay ng mga Pilipino dito, parang, hindi ko masabing well-off eh, pero hindi man mahirap, alam mo yun? So, lalo sa mga nag-migrate dito, in short, yung mga born and raised sa Pinas, tas nag-migrate dito. Alam natin yung buhay sa Pilipinas, I mean, ayoko man sabing third world, pero syempre, di ba, sa school na pag-aaralan, sila sabi third world country tayo, wala naman talagang first world, third. Parang ano lang yun, siguro, ano, parang colloquial term na lang yun. Or kumbaga sa mga Gen Z, may mga sariling lingo, di ba? So, third world kasi yung Pilipinas. Alam natin gano'ng kahirap yung bansa natin. Ang dami nating nakikipagsapalaran. Alam mo yun? Sobrang competitive ng mga tao. So, kaya tayo, kapag pumunta tayo sa ibang bansa, sobrang alam natin yung gagawin. Kasi naranasan natin yung
ba't nangihiri yung boses ko? Naiyak ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang na parang ang hirap ng boy sa Pilipinas. Alam mo yun, maski hindi naman talaga mahirap sa Pilipinas, may kaya naman. I mean, alam mo yun, pero iba yung makukompare mo talaga kapag nandito. So, going back dun sa ano mo, marami kasi dito, syempre, like yung ibang mga lahi. Hindi ko sinasabing tamad, pero iba yung ano nila, ibang karakas nila sa, kunyari sa work. Mga, iba yung work style nila. So, tayo, napipraise tayo ng mga employers kasi masipag tayo. Or, hindi ko sa, oh, masipag, yun na lang. Alam ko, reklamador tayo mga Pilipino, pero nagreklamo tayo sa mga ano natin eh, sa mga kapamilya, mga tropa natin, sa mga sao natin, mga ganun. Pero hanggang doon lang yun, pero trabaho pa din kasi hindi tayo pwedeng magtumigil eh. Dito hindi, kapag hindi talaga nila trip yung work, talagang hindi, bu-walk out talaga yan. Naka-witness na ako ng ganun. Anyway, nga, marami ding homeless dito, pero meron ako nakitang homeless dito na Pinoy. Isa lang yung nakita kong homeless na Pinoy. Bebenta siya ng face mask ba, or parang face towel yung binebenta niya dati. Tapos, yun, nandun siya sa May Seafood City. Parang nagpa-parking boy siya dun para bigyan siya ng for a few bucks ng mga tao. Karamihan ng mga homeless dito based sa mga naririnig ko lang din bakit sila nagiging ganun. Kasi syempre magiging curious kay. Kasi iba mga druggies, I mean, may mga bisyo. Tapos, pag may bisyo sila, ganyan, syempre napapariwaray buhay nila. Nawawalan sila ng parang opportunity. Like, so work, ganyan. Kasi nasisira na yung, kumbaga, napapariwara na nga sila. So, yun, nasa record yun. Pag nasa record mo yun, or minsan pag nakulong ka pa, alam mo yun, so, bawas din yung chances mo na umunlad. Kaya ganun. Kaya nahirapan silang mag-bounce back. So, yun. Pero karamihan sa kanila, hindi sila masasamang tao. Unlike sa Pilipinas dati, nangahabol pa yung, yung pullover. Nahabol pa ako nung dati, may dala-dala pang, dati nga belt yung dali. Ano ba yung belt pa yung dala? Papaluin pa ako. Sa point dito. Meron pa ng baba to. Alam mo yun, dito parang wala naman kami na experience na ganun. So, nabait naman sila. Going back ulit dito sa comment mo, yung mga pagkain sa rep, ganyan. Kasi dito, hindi naman uso yung kunyari, wala kayong suka, wala kayong toy. Bili ka sa sukit tindahan, lalakarin mo lang. Dito hindi. Malayo. So, mga tao, we tend to parang stock ng mga pagkain kasi unang-una, wala din, hindi naman uso mga yaya dito, bro. So, walang pupunta para sa'yo doon sa tindahan. Unang-una lang tindahan dito. Pupunta sa Walmart, sa mga supermarket, kailangan maramihan na. So kaya yung mga ref ng mga tao dito, mga fridge, hindi pala ref, mga fridge ng mga tao dito, puno ng anik-anik at yung mga pantry, maraming laman. Kasi para, minsanan lang yung punta sa supermarket. Alam mo yun, ganun po ang buhay dito. Tsaka yun nga, masipag nga kasi yung mga Pilipino, alam natin yung buhay sa Pilipinas, alam mo. Kaya dito, alam mo yung value ng pera talaga. Kaya tayo may litem ipon, ganyan. Kaya nakakabili ng bahay like this, ganun. Kaya hindi pwedeng tamarin. Kasi pag tamarin, mapapalayas, bro. Tsaka hindi uso dito yung hiram na wala ng balikan. Joke lang. Baka maraming tamaan dyan. Ha? Hindi, joke lang. Ruby Barroso, new subscriber here. Sir, welcome to me, Ruby. Stay safe always and thank you for sharing the way of living in the USA. Of course, Kento, binge watch ka. Kapag, since bago ka dito, binge watch ng mga lumang videos. Comment ka sa latest video para makomenta natin sa susunod na video. So yun, hoping that someday makarating din dyan in God's perfect time. Yes. Mark Justin Sawyaw, hi po. Anong possible job na pwede na pasukin dyan sa US after graduation ng isang business ad student? Kailangan ba maka-experience muna dito sa Pinas bago pumunta dyan? Or okay lang diretso na after graduation, tapos dyan na lang magka-experience? At anong rate ng mga job na yon? So I suggest para fully equipped ka, at least 1 year mag-work ka sa Pinas para ma-experience mo naman din yung corporate work, diba? Na dyan sa Pilipinas. Tapos kapag pupunta ka na nga dito. Pero by the way, kung meron ka ng chance pumunta dito, kung nakapetition ka naman ng parents mo, or ng asawa mo, or ng employer mo, syempre pumunta ka na dito kung meron ka ng opportunity. Pero kung wala pa, andyan ka pa, while waiting, mag-work ka muna para syempre to make use of your time, syempre. Pagpunta mo naman kasi dito, ang kagandahan sa course natin bilang pares tayong nasa finance, sobrang broad. I mean, pwede ka sa office, pwede ka sa hospital, pwede ka sa kahit saan actually na merong accounting or finance department actually, which is lahat, di ba? Ang mahirap lang kasi ang daming nagtatapos ng ganung kurso. Yung competition medyo mahirap. Pero kung hindi mo naman titigilan yung pag-a-apply, makakahanap at makakahanap ka. Maraming basis ka mag-a-apply kasi hindi mo naman makukuha yan ng one time lang. Swerte mo kapag talagang first application mo, matanggap ka agad. Kasi hindi naman sila agad-agad tumatawag. Pero yun nga, going back sa question mo, pwede ka namang mag-work ka muna while waiting sa petition mo, or yun nga,
bago ka pumunta dito. Pero again, kapag may opportunity na, Gina, sir, dito ka na agad. Deserto IBM pa. Shoutout, boss. Deserto IBM, shoutout to you. To my kids, to your kids pala, hindi pala sa'yo. To my kids in the Philippines. Ay, asa ka ba? Lucho, Mikaela, Ika, and Jacob, shoutout to you kids. Kids! So, hello. Shoutout sa inyo, Lucho, Mikaela, Ika, and Jacob. Ingat kayo dyan. Yan, God bless. Thank you and Happy New Year. Alan Nadal, I guess yung everyday standard of living mo ang aangat sa Amerika. Not exactly pupunta ka dun para yumaman, pero yung everyday life mo, mararamdaman mo na tumaas. Correct. Example, choices of food, faster internet. Totoo. You get to have the gadgets that you want in a shorter time. Medical insurance. Actually, natumbok mo, Alan Nadal. Yun yung sinasabi. Hindi man talaga mayaman. Siguro sa mga nasa Pilipinas, kapag nakikita ko siguro yung mga vlogs ko, sinasabi, lalo ang yaman naman nito. Pero hindi. Ano lang ako dito? Aliping sa gigilid. Hindi. So, tama yung sinabi ni Alan Nadal. Choices of food. Dito, yun nga, syempre pag nag-work ka, naalala ko sa Pilipinas dati, ang mahal-mahal ng steak. Yun na lang yung best example. Ang mahal ng steak, dito pwede ka mag-steak everyday. Tataas yung cholesterol mo. So, hindi. Hindi ako yung joke. Pero, ang mura ng steak sa Walmart. Naalala ko, mahal-mahal ng steak dito sa Pilipinas dati. Kaya, kumakain kami sa restaurant, parang libo talaga, di ba? Pag steak, dito hindi. Parang normal lang siyang ulam. Ano pa? Faster internet, totoo. Dati, pag nag-upload ako ng 10-minute video, ng 10-minute vlog sa Pilipinas, umaabot ng 2 hours. 2 hours? Umaabot ng 2 hours sa internet namin, ah, sa bahay. Parang upgraded pa yun. Ngayon, 5 to 10 minutes lang uploaded na sa HD, di ba? Ganun kabilis ang internet dito. Tapos kapag nag-update ako ng mga apps, sobrang bilis. Di ba? Amazing. Ramdam mo talaga. First world, bro. Tapos you get to have the gadgets that you want in a shorter time. Tama. Dito, yun nga. Mabibili mo agad. Gusto mo ng Apple Watch, gusto mo ng PS5, gusto mo ng kaya mo. Basta, alam mo yun, work ka. Gusto mo ng Jordan, ganyan. Ay, kulang pa ako, bro, ng $30. Mag-OT nga muna ako. OT! So, yun. Ganun yung eksena. Kunyari, may gusto kong bilhin. Kanyara, yun nga, Jordan, sapatos. Maraming sideline. Pwede ka mag, yun nga, dog walker, mag-grocery for other people, yun nga sa app. Pwede ka mag-deliver ng food. Tapos, oy, naka 100 na ako or naka 200 na ako, pwede na. ganun siya. Pero kala nyo, dali pakinggan na yun. Pero kakapagod yun. Yun yung reality. Actually, syempre, mahirap talaga siya, nakakapagod. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sa mga hindi natin nasagot, sorry naman, mahina kalaban. So kung hindi natin nasagot at gusto nyo pa rin sumali sa mga sagutan natin, comment down below, tapos sasagutin natin sa susunod na video. Thank you so much for watching this video. If you didn't skip until the end, tinapos mo tong video, thank you so much. At guys, mag-iingat kayo, mag-face mask palagi, magpabakuna, at alam nyo na, nakakatulong talaga. Ang dami nagka-COVID. Sobrang laking tulong ng vaccine. So, yeah, stay safe, stay healthy. At kung pinapanood mo pa rin sa puntong ito, thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button, notification bell. Wednesdays and Saturdays upload natin, 12 to 1 PM Manila time. Guys, please follow me on my social media accounts and I will see you on my next video. Wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, no.